Pakinggan natin ngayon ang dating Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Maria Leonor G. Robredo, Doctor of Philosophy in Economics, Honoris Causa, Pamantasang Ateneo de Manila. Father Primitivo Viray Jr., Society of Jesus Provincial Superior, Miss Bernardine C., Chair of the Board of Trustees, Father Roberto Yap, University President, members of the Board of Trustees, Dr. Maria Luz Vilches, President for the Loyola Schools, Vice Presidents, Deans, Administrators, Faculty and Staff, Graduates of Batch 2022, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam na marahil ng marami sa inyo kung gaano kalapit sa puso namin ang Ateneo. Bagaman taga-UP ako at sa Lasal nagkolehiyo ang asawa kong si Jessie, produkto naman siya ng Ateneo de Naga High School. Yun namang dalawa sa mga anak namin, si Aika at si Tricia, dito nagtapos sa Loyola Schools. Kaya napakalaking karangalan ng honorary degree na iginawad ninyo sa akin ngayong araw at ng imbitasyong makaharap ang Class of 2022. Kayo ang unang batch na magmamartsa ng magkakasama sa panahon ng pandemya. Isa kayong batch na bumababa, down from the hill, ika nga, sa panahon ng matinding pangamba at kawalang katiyakan. Sa pagninilay para sa talumpating ito, naalala ko yung minsang kwentuhan namin ng mga anak ko tungkol sa isang tanyag na lecture na malamang narinig na ng ilan sa inyo. Ito yung Out of Egypt lecture ni Dr. Bobby Guevara para sa Theology of Liberation. Hello po, Sir Bobby Gev. Kwento ito kung paanong lumaya ang mga mamamayan ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. May isang eksena doon na tumatak sa akin nung marinig ko na sa pagtakas ng Israelites, noong nasa pampang na sila ng Red Sea, kaharap ang dagat habang nasa likod ang mga tumutugis na Egyptians, may ilan sa kanilang pinanghinaan ng loob. Bago mangyari ang milagro ng pagbubuka ng dagat, noong naipit sila sa pagitan ng pagkaalipin at ng di matukoy na lalim, ang sabi nila kay Moses, "Bakit mo pa kami dito dinala? Sana iniwan mo na lang kami sa Ehipto. Mabuti pang hinayaan mo na lang kaming manatiling alipin." Maraming pwedeng itanong tungkol sa kung bakit ganito ang naging daing ng Israelites. Kung bakit sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng lahat na pinagdaanan, naisip nilang mas mabuti pang kapitan ang pamilyar at nakasanayan kesa lundagin ang dagat na walang katiyakan. Pero ang totoong naging tuon ng pagninilay ko, ano kaya ang tumakbo sa isip ni Moses noong panahon na yon? Si Moses na may kaya. Si Moses na isinakripisyo ang sariling pribilehyo para gabayan ang kanyang mga kababayan tungo sa kalayaan. Si Moses na malamang kumatok sa mga pinto, nagbilad sa init ng araw, nagtaya ng lahat para mahimok ang kapwa,
dala ang mensahe ng pag-asa. Ano kaya ang naramdaman niya sa pangpang habang sinasabihan siya ng mga kababayan niya, dito na lang kami, ayaw na naming tumawid. Malakas ang kutob ko na hindi siya nagtampo. Hindi niya inisip na bakit ba ganun sila. Hindi niya minasama na yung katiyakan na hawak niya ay hindi pa kayang maunawaan ng mga kababayan niya. Sa harap ng malawak na dagat, iniisip ko ang maaaring narating na konklusyon ni Moses, na ang tungkulin niya hindi lang ang itawid ang mga kababayan niya. Higit pa marahil sa pagdadala sa kanila sa lupang ipinangako, tungkulin niya na samahan sila sa takot, sa pangamba, sa pagdurusa kung kinakailangan. Na siguro kung pinili nga nilang bumalik sa pagkaalipin, malamang sumama siya. Dahil ang totoo, walang ibang landas tungo sa kalayaan, kundi ang tunay na solidarya at pakikiisa. Hindi tayo propeta. Hindi rin natin maaaring asahan ang mga milagrong tulad ng nababasa natin sa Biblia. Hindi tayo makakaasa na basta na lang bubukas ang dagat at lilitaw ang landas tungo sa ating mga pambansang pangarap. Na bigla na lang titigil ang kasinungalingan, na masusolusyonan ang gutom at kahirapan, na mabibigyan ng katarungan ang mga inape at pinaslang. Pero dito ako dinala ng mga pagninilay sa kung ano ang maaaring ibahagi sa inyo, Class of 2022, sa harap ng mga hamo na kailangan nating tugunan sa panahong ito. Matindi ang mga pinagdaanan natin itong mga nakaraang taon. Binago ng pandemya ang mundo, ang paraan natin ng pamumuhay, ng pakikitungo sa isa't isa. Marahil ang mismong pagtingin natin sa kung ano ang mahalaga. Milunat tayo ng krisis sa katotohanan na magkakarugtong ang kapalaran natin lahat. Na may mga suliranin na hindi malulutas ng pagkakanya-kanya. Dumaan din tayo sa isang halalan kung kailan naging malinaw ang mga sugat sa lipunan na kailangan pang hilumin. Sa mga buwan bago mag-eleksyon, nakita nating gumising ang puwersa ng pag-asa at reforma. Di mahulugang karayom ang mga rallies at makasaysayan ang ipinakitang pagbubukas palad ng taong bayang kaisa sa ating mga adhikain. Kabilang ang marami sa inyo, kasama ang napakarami pang ibang kasapi ng Ateneo community sa mga nagbigay ng todo-todong suporta noong nakaraang kampanya. Noong nagdaos tayo sa Bellarmine Field ng pasasalamat, ilang araw matapos ang halalan, napakarami pa ding dumalo. Parang naging dagat ang tao, ang buong kahabaan ng Father Masterson Drive hanggang doon sa Gate 2.5. Napakarami sa inyong nag-volunteer, sumama sa mga rally at motorcades, nagsagawa ng mga house-to-house at lugawan, nagsabit ng mga kulay rosas na parol, at nagbuhos ng pagod at panahon. Naniniwala akong manifestasyon nito, hindi lang na mga adhikaing pinagsasaluhan natin, pero pati ng mga prinsipyong nagbubuklod sa atin. Yung paniniwala na bawat tao may angkang halaga at dignidad. May karapatan silang kailangan igalang, kailangang itaguyod, kailangang ipaglaban sa bawat pagkakataon. Yung pagtataya para sa kapwa,
mula't na magkakarugtong ang diwa ng bawat tao dahil nagsasalo tayo sa iisa lang na mundo. Higit sa lahat, binubuklod tayo ng katotohanan. Tunay lang tayong makakapagsilbi kung dadanasin natin ang dinaranas ng kapwa natin. Kung makikibit-bit tayo ng mga dalahin nila, makikilakad, suot ang parehong tsinelas na nasa kanilang mga paa. Nalalo tayong nagpapakatao kapag yung pasakit na pinagdaraanan ng iba, nararamdaman natin bilang sariling pasakit. Kaya nga ang paglaya nila sa pasakit na ito ay sarili din nating paglaya. Ito yung katotohanan na ang paglilingkod ay hindi lang tulong o biyaya na iniaabot mula sa posisyon ng kapangyarihan. Panawagan ito para tingnan ang kapwa bilang kapantay. Yung paniniwalang ang pagbaba, down from the hill, ay bahagi lamang ng proseso tungo sa pinakamahalagang layunin, ang pagpapatag ng burol para wala nang kailangang umakyat o bumaba. Sabi nga ni Father Gustavo Gutierrez, isa sa mga kinikilalang tagapagtatag ng liberation theology, and I quote, "If there is no friendship with the poor and no sharing of life with the poor, then there is no authentic commitment to liberation, because love exists only among equals." Close quote. Gusto kong diinan yung huling bahagi ng sinabi niya. Love exists only among equals. Kung hindi magkakapantay, walang pag-ibig. At sa kabila ng napakasilimuot na diskurso ng pagpapalaya, ng development, ng ekonomiya, ng politika, ng istrukturang panlipunan na dumidiin sa napakaraming tao sa buong mundo, umuuwi ang usapan sa pag-ibig. Malinaw sa akin, hindi ito yung pag-ibig na slogan na pampag-good vibes lang. Hindi ito yung magarbong pag-ibig o yung pag-ibig na nagpapalukso ng puso. Ito yung pag-ibig na nagsisikap, na nakitingin sa malayong abot-tanaw, tahimik na pag-ibig na nagtatrabaho araw-araw. Hindi nagrereklamo o nanunumbat, kundi kumikilos ng nakangiti. Pag-ibig itong tunay na radikal, dahil alam na walang maliit na hakbang, basta't laging nakatuon sa pagkakapantay-pantay. At kutob ko, ito rin ang naramdaman ni Moses at ng mga Israelites na humakbang tungo sa dagat, tungo sa kalayaan. Inuudyok pasulong, hindi ng takot o galit o pangamba, kundi ng pag-asang dala ng pag-ibig at solidarya. Dahil mas may malalim na milagro sa pagbuka ng tubig, at ito ang pagkamulat nila. Hindi ako nag-iisa. Mahal ko ang katabi ko. Mahal namin ang isa't isa. At lalaya kaming magkakasama. Magsilbi sana itong paalala sa inyo, Class of 2022. Lalabas kayo sa mundo, dala ang diploma at kaalaman mula sa isa sa pinaka-prestigyosong pamahalaan sa Pilipinas. Tiyak ko, magkakamit kayo ng maraming tagumpay. Pero sa pagitan ng mga tagumpay ninyo, malamang magtataka kayo kung bakit parang ang bagal ng mga proseso. Kung bakit parang ang tagal dumating ng pagbabago. May mga panahon na sasagi sa isip ninyo. Bakit ba hindi maunawaan ng mga katrabaho ko ang sinasabi ko?
Bakit hindi tumatalab ang mensahe? Bakit parang walang nakikinig kahit gaano kalakas ang boses ko? Sa mga sandaling ito, tandaan ninyo ang lahat ng dinaanan ninyo para makarating sa puntong ito. Ang mga araw na kailangan niyong pilitin ang sariling bumangon. Ang mga gabing nagpupuyat kayo para sa mga gawain sa eskwela. Habang nagtatanong kung ano pa ang saysay nito sa harap ng nagbabagong mundo, isipin niyo kung gaano kalabo ang abot tanaw noon. Pero nagpatuloy kayo. Inilagay ang kanang paa sa harap ng kaliwa. Dahil binalikan ninyo kung para kanino kayo nagsisikap. Namulat kayo sa halaga ng bawat hakbang na walang nasasayang. Lahat mahalaga. Nagpatuloy kayo. Hindi nag-iisa, ngunit kasama ang kapwang nakibitbit sa inyo. Mga kaklase, kaibigan, magulang, guro, lahat na nag-ambagan at nakiisa sa minsan tahimik, ngunit palaging umiibig na paggawa at pagsisikap ninyo. Narito na kayo ngayon, bitbit ang mga aral ng mga nakaraang taon. Hinahamon kayo ng panahon at buong-buo ang tiwala ko sa kakayahan ninyong tumugon. Maraming salamat sa pamunuan at buong pamayanan ng Ateneo sa paggawad sa akin ng honorary doctorate ngayong araw. Sa karangalang ito, parang naisakongkreto yung matagal ko nang nararamdaman na may bahagi ng puso ko na Atenista. Taas noo kong dadalhin ang pagkilalang ito na patunay na pagkakahanay na mga paniniwala at pilosopiya natin. Binabati kong muli ang mga graduates ng pamantasang Ateneo de Manila Class of 2022. Mabuhay kayo, mabuhay ang Ateneo, mabuhay ang sambayanang Pilipino, ad majorem Dei gloriam.